Sa video na ito mga sir, sasagutin ko yung tanong kung pwede ka nga bang maglagay ng 11 or 12-speed cassette sa isang 9-speed na free hub. At syempre, marami pang iba. Kaya umpisan na natin! Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang sabihin na kung gusto nyo ng video response na kagaya nito, gamitin nyo lang ang hashtag na AskKamotebikeWorkshop sa mga comments and questions nyo. Si Isabel Marciano, tinatanong niya, Sir, pwede po ba gamitin yung Alivio 9-speed cogs and RD sa road bike kung Sora STI naman yung gamit ko sa drop bar ko sa RB, given that my rear hub is 9 hanggang 11-speed compatible? Yung 9-speed na Alivio na cogs ay pwede mong gamitin nang walang kahit na anong issue sa road bike mo. Pero on the other hand, yung RD, ibang issue yun. Tandaan natin, sir, na dapat yung RD at yung shifters mo ay parehas ng cable pull or ng cable actuation. Ang pwede mo lang gawin dito, sir, is kontakin yung customer support ng Shimano or mag-email ka sa kanila para malaman kung compatible ang dalawang bagay na to. Si Sir Nico Ganje, tinatanong niya, paano po makukuha ang dish ng gulong na di kailangan ng tool? Karamihan po kasi hindi afford ang dishing tool at drawing stand. Pa-tutorial naman po. Una sa lahat, sir, meron na akong nagawang series tungkol sa pag-a-align ng gulong at kasama doon kung paano nagdi-dish. Kung mapapanood mo or kung napanood mo na yung series na yon, nakita mo na gumamit ako ng tool na to, o ito yung tinatawag natin na dishing tool. Kung wala ka nito, sir, hindi yun masyadong malaking issue since pwede mong gamitin na reference point yung frame mo or yung fork mo. Technically, sir, ang kailangan mo lang gawin is tignan kung saan naka-offset yung rims mo kapag kanilagay mo dun sa mismong frame or dun sa mismong fork. And from there, ihigpitan mo, it's either yung left side or yung right side spoke. Para sa rear wheel, sir, ang ginagamit ko na reference point is yung mismong seat tube since yun yung pinaka-center ng isang frame. Sa front wheel naman, sir, ang ginagamit ko na reference point is yung mismong down tube ng frame. Pero syempre, kailangan mong i-hold in place yung forks mo kapag ka ginagawa mo yon para malaman mo kung nakasentro ka ba talaga or hindi. Medyo tricky yung sa front end compared sa isang rear end dahil yung rear end mo hindi gumagalaw while yung front end mo, dahil nakakabit yung gulong mo sa forks, pwedeng gumalaw habang tinitignan mo yung dishing. Personally, sir, ako, ganun yung ginagawa ko nung wala pa akong tool na kagaya nito. Si Sir Mark Christoph N. Lingaw Lingaw. So, sir, sana nasabi ko ng maayos yung pangalan mo. Idol, ano po advantages at disadvantages ng mas mahaba at mas maikli na crank arm at ano po ang mas magandang gamitin? Merong dalawang main advantages yung mas maikling crank arm. So una, sir, mas less yung stress or mas comfortable yun sa tuhod natin kasi dun sa mas malaking spacing bago yung downstroke mo. At syempre, mas madaling paikutin yun uphills dahil dun sa mas maikling crank arm, mas maikli din yung radius na kailangan mong paikutin. Depende sa bike fit na meron ka, sir, yung 165mm is expensive at mahirap hanapin. So kung galing ka sa 175mm na crank arm, kung mag-a-upgrade ka papuntang 170mm na crank arm, mas magiging okay yung fit sa'yo at mas magiging less yung impact o yung stress na ilalagay mo sa tuhod mo. And syempre, mas madali yung paikutin uphill. Si Sir John Ray Santos, tinatanong niya, Sir, totoo ba na pag nainitan ng araw or nabilad ng isang SRAM brake system, eh nagbabago ang modulation? Ang sagot sa tanong na yun, sir, ay no, since 250 degrees Celsius yung boiling point ng isang dot brake fluid. May video na ako na nagawa tungkol sa dot brake fluid versus mineral oil and sinasuggest ko na panoorin mo yon para magkaroon ka ng mas marami pang idea tungkol sa dot brake fluids na ginagamit ng SRAM. Nagbabago lang ang modulation ng isang brake system kung mapapasukan ng air or magkakaroon ka ng gap dun sa brake system mo, and yon yung nagkakos ng spongy na feeling ng brakes. Pero kung ibibilad mo lang sa araw ang isang bike, hindi magbabago yung modulation nun since hindi kayang pakuluin nung pagbibilad mo sa araw yung oil na nasa loob ng brake system mo. Si Sir Odiseus U. Pineda, tinatanong niya, Lods, yung 9-speed na cassette hubs, pwede bang makonvert o magawa ng paraan na maging 10-speed? Una sa lahat, sir, gusto ko lang sabihin na hindi nagbabago yung length ng free hub body kung saan natin nilalagay yung cassette. Ang nagbabago is yung spacing between ng cogs. So mas maraming speed, mas maliit yung spacing or mas manipis yung spacing between ng cogs. So therefore, kailangan mo ng mas manipis na chain. Pero hindi naaapektuhan
yung haba o hindi nagbabago yung haba ng isang free hub body. Meaning na kung gumagamit ka ng isang 9-speed na hub, compatible yun hanggang 12-speed na kaset na walang kahit anong issue since hindi naman nagbabago yung length ng free hub body mo. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like, share, I'm Mo Salvacion, and this is Komoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!